Hello guys, welcome back sa aking channel. And sa video ito, let's fly to a new destination. And isa ito sa mga pinangarap kong bansa noon pa. And we will be flying to Taipei, Taiwan. So as you can see, I'm leaving Manila. I stayed in Manila for New Year. And nag-celebrate ako ng New Year sa BGC. And now I'm here at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kasi dito yung terminal for Taipei ng Cebu Pacific. So I already check-in online. So nag-self-check-in lang ako. Kasi wala akong bagahing i-check-in. So I just got directly my boarding pass. But of course, you need to pay the travel tax online para mabilis ka. Sa Philippine Immigration, ang kailangan lang is yung mga documents na importante. Basically, yung passport natin na dapat hindi siya 6 months na lang bago ma-expire. Then you also need to have your boarding pass. If I face the immigration officer, binibigay ko lang yung passport at boarding pass. Then ipapakita mo lang yung mga other documents kung kailangan nila. So normally guys, kapag nag-wait ako ng flight, hindi muna ako pumupunta dun sa gate. Pumupunta muna ako dun sa lounge. And the usual lounge na pinupuntahan ko is Marhaba. So pumunta ako sa Marhaba, then I ask them if I can use the lounge. Then I said that I have a card like this and it is platinum. Pero sinabi nila na na-expire na daw yung contact nila with that bank company. I thought na hindi ko na pwedeng magamit yung card na yon. Pero I just remembered another lounge, which is PAGS. So itong PAGS, ay ni-search ko kaagad sa internet. So ginugle ko kaagad siya. Then hinanap ko yung mga possible cards na pwedeng gamitin para meron kang free access dun sa lounge nila. Then I discovered that my card, which is a platinum card, ay accepted dun sa lounge na yon. So hinanap ko sa Google kung saan yung location ng lounge, and I also asked some airport employees, and actually it is just beside the Marhaba lounge. So pinuntahan ko kaagad yung lounge na yon. Then I just said that I have this card and asked them if I can use the lounge. So sinabi nila na they accept that card. Then I gave the card, then they checked the card if activated ba. Then they use the card, they charge only 1 peso para malaman lang na activated yung card. So sa lounge na yun, maraming mga food option. Mas malaki to siya actually compared to Marhaba. Then marami akong nakain, lahat masasarap, like yung pasta, yung mga dim sum, yung mga siomay, meron ding tacos, unlimited beers, unlimited soft drinks, soda, meron ding dessert, ice cream, meron ding parang alus caldo. And napaka-relaxing ng environment kapag nasa lounge. So siguro nag-stay ako ng lounge for almost 2 hours before ako pumunta sa aking gate. So sulit naman yung lounge. Bali yung na-charge lang nila is 1 peso para malaman lang nila na active yung card mo. Then pagkatapos nun, you have all the access of the food, yung amenities, pwedeng makapag-charge, pwedeng gumamit ng CR, pwedeng maligo siguro. Siguro kasi pumasok ko dun sa CR, meron naman mga amenities para makapagligo. And pwede guys naman doon sa passport control, yung sa immigration, wala naman ako masyadong problema kasi they just asked me kung ilang araw yung bakasyon ko doon sa Taipei. Then pagkatapos noon, sinabi kung connected ba ako sa public, kasi kapag public guys, iba yung requirement, like kailangan mo ng authority to travel. Aside from noon, tinanong kung ako lang ba yung isang magta-travel. So sinabi ko, I'm a solo traveler. Regarding sa pag-check-in, hindi na ako pumila kasi I already check-in online. Then pagkadating ko ng airport, pumunta ako kaagad dun sa self-check-in. Then I just enter my reference number, then scan my passport. Then pagkatapos noon, print na yung boarding pass. Then diretso na ako dun sa immigration. And by the way, if you opted to have a self-check-in, kailangan mong mag-purchase ng travel tax online na nagkakahalaga ng 1,620 dun sa Cebu Pacific. By the way, wag palang kalimutan na dapat makapag-fill up tayo dun sa e-travel. So kailangan lang nating ilagay yung mga important informations, like yung date of departure natin, yung mga flight number natin, yung address natin dun sa pupuntahan natin, and kailangan mag-generate natin yung QR code. Okay, so sa ngayon, nandito ako sa gate. Time check, it is already 8:55 ng gabi. So kasalukuyan naghihintay ako for my boarding time. So boarding time is nasa 9:55 PM. Then yung flight papuntang Taipei is 10:40 PM. Okay guys, so ngayon boarding na kami for our flight to Taipei. So usually kapag boarding sa Cebu Pacific or other airlines, para naka-grouping siya. So medyo nasa likod ako, so matagal pang tinawag yung group number.
So ito, nakapasok na tayo sa gate at nasa loob na tayo ng aeroplano. So actually, hindi naman masyadong malayo yung flight from Manila to Taipei. So nasa 2 hours lang or less. So siguro nasa mga 1 hour and 40 to 45 minutes. Yung layo niya is katulad lang ng Manila to Jensen na flight. So madaling mapuntahan yung Taipei kasi hindi masyadong malayo. Downside lang ng flight na to is darating kami ng Taipei ng alauna ng madaling araw. So mahirap mag-commute from the airport to the city center of Taipei. So usually ang ginagawa ng mga Pilipino, turistang Pinoy, is nagsistay muna sa airport hanggang 6 p.m. kasi yan yung time na mag-o-open yung MRT papuntang city center. By the way guys, visa free po tayo sa Taiwan for 14 days up to July 2024, but usually ina-extend nila yan yearly. Okay, so andito na kami ngayon sa Taiwan. Hindi ko lang alam kung paano mag-pronounce, pero the way I pronounce it, it is Taiwan. Pero yung iba daw is Taiyan, parang ganyan. So Taiwan International Airport Terminal 1. So dito banda naka-assign yung Cebu Pacific. Yung pinakaunang ginawa ko is nag-withdraw ng pera gamit yung GCash na Visa. Actually, you can use GCash na Visa card dun sa iba't ibang bansa, like dito sa Taipei. Yung pag-withdraw is ganun din, you just need to find an ATM. Then the process is just the same dito sa ATM ng Pilipinas. You just need to enter the PIN, then yung amount. So bali yung amount na una-unang kinuha ko is 48 lang, pero wala siyang 100 NTD sa ATM, bali 1,000 lang lahat. Ginawa ko is 5,000 yung withdraw ko, then in-input ko yung PIN. So kailangan yung PIN, then it must be savings. That's how easy, then lalabas yung pera, then yung resibo. Okay guys, so ito yung resibo ko kanina after makapag-withdraw. So bali nag-withdraw ako ng mga 5,000 new Taiwan dollar. And hindi ako sigurado sa exchange rate, pero eksakto lang na mga 9,000 plus yung nailagay ko sa GCash. So by the way, yung ginamit ko pala is yung GCash na Visa, kasi you can use that one kahit na dito sa ibang bansa, especially dito sa Taiwan. So ito yung resibo niya. Nag-withdraw ako sa Mega International Commercial Bank. Actually, pwede namang mag-withdraw sa iba't ibang bank na nandito sa labas ng arrival area ng Taiwan International Airport Terminal 1. So 5,000 NTD yung na-withdraw ko kasi they don't have the 100 bills or 100 NTD na bills. So yung exchange rate, hindi siya nakalagay dito. Pero pag-check ko sa phone, kasi nag-reply yung GCash, so tama lang pala yung na-withdraw ko kasi hindi siya sumobra dun sa actual cash na nandun sa loob ng GCash. So sa ngayon, yan lang muna yung gagamitin ko kasi I already have 2 NTD in my pocket. So ang gagawin ko is yung 2,000 NTD, yung 2,000 NTD pala ay gagamitin ko for the high speed train kasi yan yung gusto kong masakyan dito sa Taipei or sa Taiwan in general. Pupuntahan ko yung Taichung, then pagkatapos nun yung ibang pera ay gagamitin ko for my food and other activities na kailangang magbayad.
Okay guys, so actually nag-book ako sa Klook ng pocket wifi, pero since yung arrival namin is nasa 1 a.m. o 1 pasado, 1:30 a.m. so close pa yung stall na yon, yung pagkukuhanan natin ng pocket wifi. So try kong mag-connect dito sa wifi ng airport kung meron ba. So itatry natin if makakonect tayo ng wifi dito sa airport nila. So merong free wifi dito, mali ko siya. Yung nasa taas, that is the free wifi. Try lang natin if makakonect tayo ng free wifi nila. By the way guys, this is my first time dito sa East Asia kasi most of my trips is andun sa Southeast Asia, like yung Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia. This is my first time na pumunta dito sa East Asia at saktong taglamig ngayon kasi this is January 1, 2024. So I tried really to go here para maranasan din yung lamig ng Taiwan. Paano ito makonect? So usually guys, kapag magkoconnect ka ng mga public wifi, meron siyang portal na lumalabas pero parang wala. So I hope makakapag-connect tayo sa, nang sa ganun ay makapag-update tayo sa ating pamilya dun sa Pilipinas. Yun naman talaga yung importante, na makapag-update tayo, nang sa ganun makapante naman sila sa ating trip dito sa ibang bansa. Ito na pala yung portal na sinasabi ko. So hindi ko siya maintindihan kasi naka-Chinese. So click lang natin. So ayun, nakakonect na tayo sa wifi ng airport nila. So yun yung gawin natin guys kapag pumunta tayo dito na yung arrival natin is madaling araw, like say for example 1 a.m. so wala pang pocket wifi kapag nag-order ka ng Klook kasi sarado pa siya. I think that will open at 4:30 a.m. or 5 a.m. pero meron ako nakita doon sa isang side, kabilang side, na mga prepaid or mga SIM. So I think you can buy that one para meron kang data for the whole duration of your tour dito sa Taipei or sa buong Taiwan. By the way guys, meron akong nabook sa Klook na wifi packet. So kailangan ko siyang kunin ngayon. Yan yung rason bakit nagstay ako dito sa airport ng ganitong oras hanggang 4:30 a.m. to 6 a.m. 4:30 kasi yan yung time na mag-o-open yung stall para sa wifi packet. Then bakit hanggang 6 a.m. because according to guard kanina, 6 a.m. daw yung open ng MRT nila. Why I'm taking MRT kasi mas cheaper siya compared dun sa mga airport transfer or yung mga taxi or yung mga Grab. Then MRT din kasi I will go directly to Taiwan HSR kasi I will ride the Taiwan high speed rail from Taiwan. Hindi ko na alam kung tama ba yung pronunciation ko ng Taiwan papunta dun sa Taichung. So pinili ko yung Taichung kasi hindi siya masyadong malayo. Then I also considered my budget kasi kapag high speed train medyo mahal talaga. So pagkarating ng Taichung, I will book again a train ride pabalik na mismo dun sa city center ng Taipei. So dito guys, dito yung mga bilihan ng SIM. So example, gusto mong magkaroon ng SIM for data, so dito ka lang pupunta. Malapit lang to sa arrival area. Then yung tapat nito is yung Taiwan The Lucky Land. Ito yung parang game kung saan kapag natsambahan mo yung jackpot, meron kang libreng 5,000 NTD or 5,000 new Taiwan dollar. So equivalent nun sa peso is around 9,000 pesos. So kanina sinubukan kong maglaro kasi I already have the QR code, pero hindi ako pinalad. Hindi ako pinalad sa Taiwan The Lucky Land. So better luck next time. So sayang din yung 5,000 NTD. Hey guys, so by the way, pagkabili mo ng Klook, meron silang binibigay na voucher. Then sa voucher na yon or sa ilalim ng naka-paskil or naka-attach na voucher, meron siyang mapa kung saan nakalagay doon yung location ng pagkakuhanan mo ng pocket wifi. So sa ngayon, pupunta na ako doon kasi parang meron ng pila. Then according to the instruction, 4:30 a.m. daw magbubukas yung stall na yon.
Okay guys, so nakuha na natin yung pocket wifi natin dun sa Klukstol. So this costs 880 from January 2 to January 6. Ito yung daan ng papuntang MRT and high speed rail. So dito tayo dadaan. Time check is 5:30 AM. And yung operation nila is magsa-start ng 6 AM. MRT nila. So, hanap na muna tayo ng toilet. Tsaka pala dito banda sa may taas, meron siyang food court. Okay guys, so currently ito yung mga stations nila. So currently I'm here at 812. This one. Then papunta ako dun sa A18. That is Taiwan HSR Station. Okay? Actually guys, medyo na-confuse ako pag sa pag-purchase ng ticket, supposedly meron akong easy pass, pero hindi ko lang sure kung meron na siyang laman. So pag-check ko, meron palang laman. So akala ko wala. So thank you to Ish kasi pinahiram niya sa akin yung easy card. Okay, so andito tayo ngayon sa my side ng platform 1. So I think this is platform 1 papuntang Zhongli. Kasi dun sa kabilang side, that is going to Taipei Main Station or to the city center. Dito tayo sasakay kasi sasakyan natin yung HSR or yung Taiwan High Speed Rail papuntang Taichung. Abali guys, ito munang purple line yung sinakyan namin papuntang Terminal 2 ng Taiwan International Airport. Then pagdating ng Terminal 2, nag-transfer kami sa blue line kasi yan yung train na papuntang south or papuntang MRT Taiwan HSR. So yun yung sinakyan namin. So pagdating namin ng Terminal 1, bumaba kami lahat, then inantay namin yung blue train or blue line na train. Then sumakay kami, then papunta na dun sa destination namin sa Taiwan HSR.
201 departure to Taichung. To Taichung, one person? Yes, one person. Okay. Which one you, if you want to raise some seat, you need to wait in Air 1. Okay, this chance and Air 1 is so many people, so you should see if you don't see them. Okay, so the check Air 1 to Taichung for one person. Okay guys, so ito yung HSR nila ng Taiwan. Taiwan station. So dyan ako bumili ng ticket kanina. So for this ride, I will go to the Taichung station using the high speed rail of Taiwan. And this is the ticket. Yan. So from Taiwan to Taichung. So the departure time is 8:01, then mag-arrive siya sa Taichung at 8:42 a.m. So this is a standard car, number 4, then my seat is 19B, hindi daw siya window seat, parang naka-standard lang siya. Then the cost of this is 540 New Taiwan dollar. So this is my first high-speed rail dito sa Asia. So andito pa talaga sa Taiwan.